ha. Ayan, may dance steps na. Hi, salamat. Oo nga, do finally after 3 years. Correct. Thank you sa Red Fox Dance Company of Iris. Ngayon naman, partner, Chris Schuper. Kasama natin yung mga estudyante ng Iris na nagsasabing sa kanila, nagsasabing mas matinding magmahal ang babae kumpara sa mga lalaki. Bakit? Bakit kaya? Isa-isay natin. Ganito po kasi yan. Unang-una sa lahat. Baka kailangan ng hinebra. <Yung intro. laughs> Unang-una sa lahat, hindi lahat ng lalaki, lalaki. Mm-hmm. Kasi, di ba, sasabihin may girlfriend siya. Tapos, naghahanap pala ng ibang lalaki. Oh, di ba? Pagmamahal ba yung tawag doon? Tsaka ano na rin, na nung sa akin din. Pag nanliligaw kasi yung lalaki minsan, once na umabot ng isang buwan, nagsasawa na agad. Mm-hmm. Di ba? Pero, ang mga babae kasi naghihintay lang naman yan na patunayan ng lalaki na seryosa talaga sila. Tsaka ang mga babae mahilig sa surprise. Mm. Na nagugustuhan ng mga lalaki. Yeah. Mm. Kaya nagsisimula sa babae yung tunay na pagmamahal. Yun! Yeah. Yeah. Sabagay yun, o. Oo nga naman. Si babae, maaaring hindi niya agad pinapakita na mahal niya yung lalaki. Kasi naghihintay siya ng effort. Mm. Yes. At pag pinakita ni lalaki yung effort niya, saka ibibigay ni babae yung matinding pagmamahal. Ayun. Tama. Okay. Oh, next po. Nice yun, ha? May punto. Based on experience lahat. Para sa akin, babae pa rin talaga yung nagmamahal ng tunay. Mm-hmm. Kasi lahat ng bagay kaya nilang ibigay para lang sa minamahal nila. Mm-hmm. Dami yung susuko ng babae. Oo. Kahit sabihin lang ni lalaki na, ay, kung talaga mahal mo ko, yes. Kahit na alam na nilang nagmumukha na silang tanga, pilit pa rin, willing silang maghintay para lang maano, para lang malaman ng lalaki na ito ako nagmamahal sa iyo. Bakit di mo ako pansinin? Parang ganoon. Ano yung matinding bagay na binigay sa iyo ng babae para patunayan mong mas matindi ang pagmamahal niya kumpara sa iyo? Ito na lang, ano. Kasi ito na lang, parang dami, ano. Ito na lang, sige. Kasi po yung last na birthday ko noon, sobrang na-surprise ako kasi ano. Yung last birthday ko pa po noon, ah, kasi nung ano. 5 a.m. pa lang po ng morning. Nagulat ako, ginising ako ng mama ko. Pagdilat ko, yung girlfriend ko nasa harapan ko. May dalang flowers at cake. Meron pa siyang mga effort na binigay ng yung mga feature galing sa mga friends ko na ano. May nakalagay happy birthday, Brian. Ganun. No. Kaya sobrang hindi na po. Yun lang. Hindi na po eh. Kaya... Ibig sabihin, parang gagawin mo yun kahit at 5 a.m. Alam mo, yes. Mga girls, kasi we're very showy eh. Oo, sobrang... Diba? Yung tissue na ginamit, toothpick na pinantinga, diba? Unang resibo na ginamit na nakuha sa isang date. Tama. Ganyan. Yes. Totoo, no? Tama po. Okay. Sige, next. Para sa bakit babae? Para sa akin po kasi, babae kasi. Sa ano, diba? Sinasabi nga nila, ano. Iba yung pagmamahal ng isang ina. Kasi tulad nun, yung ano, pag maalaga yung nanay mo, kasi di ba simula baby ka palang pinalaki ka niya ng maayos, tapos iba sila umintindi, iba sila magmahal kasi ano, yung parang... Galing sa puso, partner. Oh, pero magandang angulo yun, mothers tama, lang. Yun pa lang. Yun, kasi yung parang ano, yung sila. Joke ako. Pero umiyak, kayo man. Naman. Okay lang umiyak, okay lang umiyak. Okay lang, it's fine. May pinagdadaanan ka ba? Wala po. Pero may point, ha? Oo, malaking bagay yun, di ba? Hindi natin na natakal yung angulong yun kanina, partner. Oo. Ngayon lang na a mother's love. Yun talaga yung hindi mapantayan. Yung kakainin mo na lang. Tama. Ibibigay mo pa sa anak mo. Actually, yung pagpapalaki pa lang sa'yo ng nanay mo, hindi mo na pwedeng questionin yun. Yes. Na mas matindi ang pagmamahal ni lalaki kumpara sa babae. Ay, walay pala kayo. Wala. Eh. Walay. Walay talaga yung mga yan kahit kailan. Maganda yan. Magandang angulo yan. Magandang angulo. Okay. Sa akin naman po, nowadays kasi yung mga ano kasi ang tunay nagmamahal talaga is babae kasi tignan mo ngayon yung mga lalaki yung kumbaga yung gusto nilang gawin is collect then select, di ba? Ang pangit naman nun. Kailangan kung magmamahal ka stick to one ka. Eh, nakita sa mga babae, di ba,
yung mga babae kasi stick to one sila. Alam naman natin na showy yung mga babae. Kasi ang pangit naman yung di ka showy, di ba? Kasi pag sinabi mong di ka showy, parang i-deny mo sa mga madlang people na ano, na di mo love yung ano, yung lalaki. Babae. Saka, kaya yung cuts. Ano, yung babae, showy sila kasi mahal nila yung lalaki. Yun lang. Sa bagay, totoo yun. Kapag mahal mo talaga ang isang tao, ready kang ipakilala, ipangalanda ka sa mundo na nagmamahalan kayo. Patunay yun na matindi yung pagmamahal mo. Correct. Sa kanya. Hindi ka may embarrass. Correct. To show your emotion. Ayun. Pag tinatago mo yung pagmamahal mo, question yun. Baka kabit ka kaya nagtatago ka. Pwede rin. Nice yun. Sa bagay, alam mo may point yung kabit part. Tingin mo mas maraming babaeng kabit. Kasi handa sila magsakripisyo para lang sa pagmamahal. Yes, right! Napag-isip ko lang. Pero hindi yun yung pagmamahal na tutularan natin. Wag. Okay, next. So, yung mga girl din po kasi, ano, mapagpasensya. So, experience na rin po. Pag may... Emotional tong grupong to, ha? Halos lahat sa kanila based on experience. Meron po kasing, ano, pagka may karelasyon ka. So, kunyari, nagkaaway kayo, tapos then nagkasamaan po ng loob. So, may konting turn off po yung boy sa'yo. Then, yung mga babaeng na nagko-comfort sa kanya, so, parang andali lang palitan. So, parang ano, mabilis magsawa yung mga lalaki. So, yun, mas naano ko yung true love sa girl. Kasi mas mahaba yung pasensya. Bagay na kailangan sa isang sa isang relasyon. At sa Bible, love is patient. Yeah. Ay, Bible na, naku, wali. Wali. Okay, next. Para po sa akin, babae po. Kasi hindi lang po lahat ng lalaki nagpapakirap naman ligaw. Yung iba po, nagpapakirap ligaw kasi may gusto lang makuha sa babae. Kasi po, ngayon po, kasi karamihan, di lang po yung love yung kailangan ng babae. Ay, ng lalaki. May isang iba rin po. Tsaka, kasi kung po yun po, may girlfriend po ako. Ayan, based on experience. Emotional na naman. Kasi po, marami po magawang kasalanan sa kanya, ganun po. Pero hindi po niya ako iniiwan, parang ganun po. Love niya rin po. Ganun katindi. Ilang years na daw kayo? One. Three. 1 year? Hindi, one day pa lang. 1 month. One month. Ang pala niya po, Kim. Love you. Yeah. 1 month, yung isa 2 months. Oh, next. Okay. Cut na daw. 30 seconds. Hola, buenos dias, Kevin. Kasi babae talaga, parang si Maria Clara eh. Alam mo yung sobrang hinhin, pero yung kabaliktaran nun, sobrang magmahal. Kasi yung mga lalaki ngayon, di ba sabi nga niya, select, pang forma. Ginagawa nila, yes. Gagawa nila pang forma yung mga babae. Girlfriend ko maganda. Hindi guwapo, no? Apo, yung mga pogi. Pero hindi ko di ko alam kung lalaki talaga yung mga pogi. Kasi kara, hindi. Hindi, sa panahon po ngayon na, kasi karamihan po talaga. Alam ko po, 70%. The percentage talaga. Is bisexual na po. Seryoso yan. Totoo po talaga. Kasi po, hindi na... Hindi kasi yung sinasabi lang hawa-hawa. Totoo po talaga yun. Yung hawa-hawa. Saka kasi yung nangyayari po ngayon sa... Parang si lang nakakahawa, no? Hindi, yung related po natin ngayon. Huwag ka daw hatching sa tabi nila. Saka yung babae po kasi based on experience, gagawin lahat talaga. Yes. Para lang sa lalaki. Oh. May pinagdadaanan nila. Hindi kasi yung babae... May girlfriend ka na daw ba? Wala. Wala na, wala. Pero naka-experience ka na ng matinding pagmamahal ng babae. Ay, babae po po. Babae sa lalaki. Anong ginawa niyang matindi sa'yo? Yes, Bilang ano, isang bisexual. Bali po, yung babae po parang yan tulad ko sa gay na sobrang magmahal para sa lalaki. Ako po, ano, napansin ko na ang babae matinding magmahal tsaka masarap magmahal. Ay! Oo, tama. Babae. Ang dalawang isip ako kung ano, babae tayo, lalaki. Nako-confuse ka na naman. O, sige, go. Kakabukay tayo dito. Tama ka, nakakahawa nga, no? Huwag ka kasi bahing ng bahing friend, o. Huwag kayo maghirap ng chewing gum. Ayun yan, napansin ko kasi, di ba, sa panahon ngayon, ang hirap ng pera, di ba? Mm. Pero ang mga lalaki, kahit anong ibigay nila sa babae, kinukuha lang ng kinukuha ng babae, tsaka sobra lang na-appreciate. Di ba, yun nga, tulad ng mga simpleng toothpick lang, gano'n, tinatago nila, nilalagay nila sa... Treasure nila yun.
Nililibro pa nila, di ba? True, diba? Scrapbook. It's a 2, 3, 4, 5. Ayun. Ganun katindi, di ba? Na lahat ng memories, kahit namang hindi mo na dapat itago, itatago mo. Ganun magmahal ang babae. Correct. Oh, okay. Mamaya, bakbaka na naman yung dalawang grupo sa pagbabalik ng tambalan dito lamang sa DZRH! DZRH! Energy level ang mga estudyante ng Iris. Tama! Thank you, ah. Nagpapasalamat kami dahil nag-cut kayo ng class para sa amin. At nagpapasalamat din tayo sa inyong professor who's here. Oo. Anong name ni sir? Sir Ryan. Ryan? Angeles. Sir Ryan Angeles. Maraming salamat. Hello, sa pagdala ng mga estudyante mo. Ayan. Ito, pinagsama ulit natin mga kaibigan ang dalawang teams. Yung nagsasabing mas matinding magmahal ang babae at yung isang team na nagsasabing mas matinding magmahal ang lalaki. Kanina binanggit yung pagmamahal ng ina. So patunay yun ang pagmamahal ng isang babae. Paano nyo kwe-questionin yun? Kontrahin yun. Yung sa kanina po sa ina, yung ama din po, kasi po sila po yung nagtatrabaho. Oo nga naman. Gumagawa ng paraan para may tawid yung makain yung pamilya niya. Yun po. Tsaka tandaan natin, yung mga papa, tatay natin, pupunta ng abroad para sa kinabukasan natin. Tandaan lang natin. Kumbaga may isang madaling salita, may matinding sakripisyo din ginawa ang lalaki para mabuhay yung mga anak para nila. Para silang naman na nagsasakripisyo. Pero pagdating talaga sa pagmamahal, lalaki talaga yung nangingibabaw. Parang, wait lang. Kasi, isipin na lang natin, lalaki nga yung nagtatrabaho, tatay natin. Pero, once na nabuntis ng isang lalaki yung babae, iiwan ng lalaki yung babae. Hindi po lahat ng lalaki ganun. Pagtapos, hindi po lahat yung babae mag-aalaga sa anak niya, tapos yung babae pa yung magtatrabaho. Oh. Di ba? Hindi po lahat ganun. Kailan ba nagkaroon ng lalaki na ng anak? Minahal yung antas, nasa kanya yung anak, tapos nagtatrabaho siya. Diba? Ang problema ngayon, lang yun. Ang problema natin ngayon, maraming nabubuntis na babae, hindi nga alam kung sinong ama. Yun naman pala yun. Dahil nga, hindi mo pwede questionin kung dahil nga, hindi mapagmahal yung lalaki. Naghahanap ulit ng iba. Yung babae, hindi alam kung sino yung ama. Kasi nga, paiba-iba yung gusto. Kasi naghahanap nga ng malaki. Hindi yun. Sandali. Wait lang, di ba? Nag-Facebook ba kayo? Ha? Nakikita niyo yung maraming nare-rape na babae na pinapatay. Kasi ano ba yung mga lalaki? Hindi makontento. Manyakis. True. It's a true talaga. Hindi, kasi sa panahon ngayon, maraming babae gumagala kahit hating gabi na eh. Di ba? Kasi may hinahanap eh. Kung matino yung lalaki, sana paninindigan niya kung nabuntis niya yung babae, di ba? Tatandaan diba? Natin na yung babae, temptation lagi yan eh. Kung hindi naman magpapatemp yung mga babae, hindi naman iinit yung katawan ng lalaki. Kasi seductive nga kami lagi. No, sis. Kami. Si Mr. Iris may opinion. Ayan na. Yung potential mo. Di kayo rarape ng mga lalaki kung yung mga suot nyo, di ba? Thank you. Cut up agad. Kung yung wala. Pinto palabas. Hindi naman magkakaroon ng ano yung lalaki sa inyo. Ano? Tama na kung ano yung hindi naman kayo maano ng lalaki. Kung yung, siyempre sa suot nyo rin yan, kung kagalang-galang kayo, diba? Yes! Tama. Tinira ng mga babae sa kasuotan. Let the iris. Kasi nga, konting yung kulang ng babae,
yuko rin sila. Wow. Hindi rin. Malakis nga. Ano ba yan? Pwede naman dito mingin. Depende na lang yan. Kasi dapat diba ang babae ginagalang. Sa Facebook kanina. Di ba yung mga babae, kahit di nakita yung lalaki, chatmeet lang, ganun, sinasabi, ah, mahal ko na. Nagpapalik. Kasi nga, di ba? Kahit hindi nakikita. Kasi nga, yung habol pera. Oh. Kasi nga so, marunong magmahal. Hindi pinapadala. Pwede nilang sinasabing mahal ko kayo pero hindi naman talaga pagmamahal yung nararamdaman. Ang tanging intensyon manggamit, mamera. Pero yung lalaki hangga't hindi nakikita yung babae, hindi talaga iibig at iibigin. Ito last na to, ha. Ito last na to. Ikaw ba hindi lahat ng lalaki ay lalaki. Number one panloloko sa babae tapos. Oh, nga naman. Hindi rin lahat ng babae ay babae. Oh, nga naman. Yan. Yung iba lalaki pa rin. Si Mr. Iris gusto malaman ng madlang people. Let's go, Iris! Let's go, Iris! Kanina pa gusto niya mangagaw ng mikropono eh. Oo nga, hindi niya sinabibigyan ng chance. Nagka-girlfriend ka na. Yes! Hirap po sagutin, baka di kayo maniwala. Ikaw nagsabi niya, hindi kami ha. Sa mga papuntaya. Naging girlfriends mo, ano yung pinakamatinding ginawa mo sa babae na sa palagay mo ay masasabi mong sagad-sagaran ang pagmamahal na yun? Based on experience. Bukod daw sa panggagayuma. Yung experience ko, ano. Kahit wala pa. Aming sa... Yung ex ko, yung... Wala na kami. Uh-oh. Pero yung... Oo, oh, wala na kami. Pero yung... May nangyari sa mama niya, namatay yung mama niya. Okay. Tapos yung... Nandun ka. Yung kailangan ng tulong. Yung kailangan ng tulong ng bout, wala. Mm-hmm. Tapos, ano, ako yung... Ikaw naglalagay, naglalabas ng biskwit, mga ganon. Ay, ikaw yung nag-makeup? Ano ba? Ako yung tumulong sa kanya yung... Na kahit wala na kayo, di ba? Oh, yeah, kahit wala na, fact, gumagawa... In fact, wala ka ng pakialam eh. Mm-hmm. Diba? Gumagawa pa rin ako ng ano, paraan. Paraan para sa kanya. Para matulungan siya. Kasi, mapagmahal nga yung mga lalaki. Yeah. Sa bagay, totoo yun, no? Yung simpleng pagpapakita ng concern. Simpleng effort. Para sa lalaki, malaking bagay na din yun, eh, no? Na pagpapakita yun na talagang gusto mo pa rin yung tao na yun. Isipin mo, wala na kayo, eh. Pero nandun ka nung namatay yung nanay niya, tapos kino-comfort mo siya. Nandun pero para siya sa nung namatay? Siya ba may dalan? Confused ako, sorry. Pero para sa iba, wala na dapat pakialam kasi correct. Ex na kita. Tama. O yung mga girls, ano yung pinakamatindi na masasabi niyo example based on experience na nagawa ninyo? Di ba? Oh, ito. Na masasabing sobra mapagmahal. Si Mr. Iris, yung kanya, kahit hindi na sila, siya pa rin ang sumuport. Correct. Di ba? Bumili na MY Sun. Experience. Bumili ng 3-in-1. Experience ba? Game. Experience. Past boyfriend ko kasi, hindi kasi ano, yung tipong nag-away lang kayo, konting hindi lang pagkakaintindihan, naghanap na agad ng iba, which is yung pinalit pa sa akin, kamag-anak ko pa. Ah. Yun, sila ngayon ng cousin ko. Sakit ba? Shucks, baka mapanood. Hindi, yun. Sila ngayon ng cousin ko, pero until now, syempre, yun yung dating pag nag-away kayo, sa kanya ka lumalapit, sa ate mo, na humingi ka ng advice. Pero now, sila ngayon, parang ikaw yung wala, ikaw yung pinakalus, imbis na ikaw yung dapat na... Sorry na. sorry naman daw, sorry na. Sorry na. Yun yung ano best example na manloloko yung mga lalaki. Yun na yun. Hindi siya nagbigay ng example ng kung paano nag-e-effort. Ang babae. Pero ang binigay niya example is manloloko ang mga lalaki. Oh, manloloko daw kayo. Oh. Mas manloloko yung babae. At ikaw talaga nagsalita, so, diba? So, aminado ka. aminado ka. Kasi, ano, diba, kunyari, may ako, babae, tapos may nanliligaw sa akin. Nakita ko yung effort niya, pero meron pa din hinahanap. Tapos yung iba, magpapaligo pa ulit sa iba. Tatlo-tatlo, lima-lima, ganun. Kunyari, tete-ex, nandito, kahit nasa school, sunduin kita. Hindi na sa bahay ako. Tapos yung pala, iba magsusundo. Tapos bukas, iba naman. Based on babae your experience. Po siya. Umamin. Umamin po based siya. Based on your experience. Paligaw ng paligaw. User. Tapos nagsisinungaling pa. Yung
ano, yung babae nagagalit pag ano maraming niligawan yung lalaki. Pero yung babae, okay lang sa kanya kung sino-sino man ligaw sa kanya. Oo nga naman! Kasi alam mo kasi, ganito kasi yan. Siyempre, ang babae kasi, ikaw lalaki, isa lang nililigawan mo. Talaga, dapat lang kasi. Isa lang gusto mo eh. Eh yung babae, bakit niligawan mo? Mahal ka na ba niyan kagad? Siyempre, maliligaw ka pa lang. Eh, mali mo, hindi ka niya kilala. O kaya nga, ang tunay na mapagmahal ang lalaki. Ba't naligaw ka na ba? Kala ko, nagulat tayo. Nagulat tayong lahat. Bigla may nagsalita ka puti. Dahil ako mga babae, mabilis sumuko sa pagmamahal ng isang lalaki. Ano? Mabilis sumuko. Ang mabilis sumuko. Wait lang, mabilis sumuko. Mabilis sumuko, mabilis sumubo. Ano? Ano? Sumuko po. Paano naging mabilis sumuko ang babae? Paano naging mabilis sumuko ang babae kung ang lalaki yung nililigaw? Oo nga naman. Oh, sagutin mo, ha? Oh. Ano? Paano mo daw nasabi mas mabilis sumuko ang babae? Silent. No talk. No talk. No comment. Siguro hindi naman madali sumuko yung babae, madali ayaw hindi lang siya nag-e-effort na kilalanin pa yung manliligaw niya. Kaya dapat lalaki din talaga yung nag-e-effort. Siyempre, paano maging interesado yung babae sa'yo kung ikaw mismo hindi ka interesado masyado? Nag-e-effort na minsan nililigawan na years. Kasi may kaibigan ako na ano, na nililigawan niya yung babae, kagrupo niya. 2 years na, pero hindi pa rin siya sinasagot. Bakit? Pero ano, para silang as a best friend, parang ayaw niya. Kinausap ko yung, sabi ko nga, oh nga, bak, ang tagal na nanliligo sa'yo, ba't ganun? Tapos yung lalaki siguro nagsawa, nag-iba na, nagalit yung girl na lumalayo yung loob nung boy sa kanya. Eh, kasalanan ng babae, no? Kasalanan, no? Eh, hindi, kasi bakit? Okay, effort na hindi pa na-appreciate, eh. But ilang taon ba dapat nanliligaw ang lalaki? Ayan, may niyo. May ano ba yan? May limitation ba yan? May limitation ba yan? Pero syempre, di ba, pag matagal at years, pag araw-araw mo nakakasama, nakikilala mo siya. Hindi mo pa rin nararamdaman yung pagmamahal ng lalaki kung sakaling... May ganun talaga. Kasi ganito yun. Tsaka ano, wait. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung mahal mo talaga yung babae, doon ka sa loob ng bahay manliligaw. Hindi sa text. Oo nga naman. Gets niyo ba? Wait lang, hindi naman ito kasi yun ah. Hindi naman po maliligaw yung lalaki pag sa text. Kung hindi magpapaligaw, di ba? Yun lang. Tsaka guys, ano, lagi. May kasabihan nga tayo, di ba? Relasyon yung pinapatagal, hindi panliligaw. Yun. Okay, partner. Paano kung ayaw talaga nung magulang? Di ba? Doon yung malalaman niya kalbo. Yung sinasacrifice sa inyo. Yung sa matatanda, syempre. Ano na yun? Matik na yun. Yung sinasabi, matatanda. Kasi, sinasabi kasi, mga nung unang panahon pa yan, yung ligawan sa loob ng bahay, hindi na uso ngayon. Nasa new generation na tayo. Ang lalaki, wala nang respeto sa babae. O, kawalan daw ng respeto yun kapag hindi mo nililigawan sa bahay. Hindi, kahit saan place naman yung ligawan, basta ano kayo eh, seryoso kayo sa isa't isa. Tama. Basta alam mo sa sarili mo na wagas, pure yung intention mo. Doon sa nililigawan. Last words from each group before we end. Oh, sino magbibigay? Sino magbibigay Mr. Iris. Na? Mr. Iris. Oh, anong masasabi mo? Last word, panindigan mo yung sinasabi natin na lalaki ang mas matinding magmahal. Okay, engineer na lang, last word. Go. Ay, si Gov pala, sorry. Gov pala. Yan so, confused ako. Pagpansinin kasi natin ngayon, kung sino talaga yung higit na nagmamahal, yung lalaki talaga. Kasi sa survey nga natin ngayon, sino ba yung nagpapakamatay lagi? Diba? Nagpapakamatay, sa survey, maraming nagpapakamatay na lalaki dahil nabibigo sa pag-ibig eh. Tulad nga yung example nga natin kanina, yung nasa EDSA, nagpakamatay. Dahil sa pag-ibig? Kinausap mo ba siya? Diba? Para masyado ka maraming alam. Tsaka pag nabigo kasi yung lalaki, pag mahal na mahal kasi nila, kumbaga wala nang ano eh, wala nang iniisip eh, kundi magpapamatay kasi wala nang ibang mahanap. Mm-hmm. Kasi stick to one siya eh. Diba? Ganon katindi yung pagmamahal. And last, sino? Who will give the last word? Miss Iris. Ako sa tingin ko, ang hirap nitong tanong na to kasi magkakaiba tayo ng pananaw. Magkakaiba yung pagmamahal na binibigay ng mga lalaki. Thank you, candidate number 5, disqualified. Ayun, so sa tingin ko, pare-pares naman tayo nagmamahal, pare-pares nag-e-effort. Yes, tama. Siguro ano magkakaiba lang talaga tayo kung paano tayo magmahal. Yeah. That's tama. A good last word. Tama. Maraming salamat muli mga friends natin from the Red Fox Dance Company of Iris. Thank you for guesting. Yeah. Thank you. And maraming salamat sa pagtuturo niyo sa amin ng bagong dance steps. Correct. Kaya gagawin na namin 'yon na every weekly. Taping. Yeah. Thank you. Yeah.
Meron kayong activities? Meron pa kayong activity competition. Uy. Saan namin kayo mapapanood? Aabangan. Go. Yes, go. Please support us on Sunday at Market. Yung contest po namin is Krisa and Ego. Sana po supportan nyo po kami and different schools po yung maglalaban-laban. Then like nyo rin po yung fan page po namin. That's www.facebook.com/redfoxdancecompany. Thank you po. Alright, maraming thank salamat. Yes. Yes, go. Last po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng sumuporta at nanon ng concert. Last concert po namin nung congratulations. Last Saturday po. Maraming salamat po lalong-lalo na po sa mga parents na nanood po at kahit sa lakas ng ulan, andyan po sila sumuporta. Maraming salamat. Congratulations. Jowa mo, batiin mo. Salamat na marami, partner. Ingat ka. Ingat din kayo. Thank you very much. Muli, ito ang tambalan ng isang bala, Subas. At ang isang bala, Hura. Ako si Nicole, Yala. At ako naman, si Cambio, kay Chris Chuper. Until next week. Bye-bye. Iris, thank you. Salamat na. Thank you guys. Bye po, salamat po. Thank you so much.